Good morning po sa inyong lahat. Morning! Ang pangalan ko, kilala po ako sa pangalang Yuri Mesa Grande, all the way from the city of General Santos. Familiar po ba sa lugar ng Pacman? Yes! Ang real name ko po, Judocio Mesa Grande Jr. Sabi ng friend ko, pangalan palang karumanduman na raw. So, paano ako na-involve sa Global? 2009. 4 years ago ho. Yuri, yuri! Ayan po yung itsura ko. Mataas ang buhok, maraming tato. Pagka kung ako siguro yung mag-i-introduce ng negosyo, ang sasabihin sa akin, ano bang negosyo mo? Sabo? Makikita naman ko siguro. Now, mga kaibigan, bakit ko po pinasukan ng Global? Simple lang. Dati na po kaming mahirap, sanay sa hirap. At the age of 14, yung father ko po namatay because of cardiac arrest. Hindi ba po uso ang cardiac pulse that time? Pagkamatay po ng father ko, doon ko po nakita yung realidad ng buhay. Walang problema sa nawala, kundi yung mga iniwan niya sa buhay. Tama ba? Lahat ng stress, responsibilities, lahat ng utak, ako ang shock absorber lahat-lahat. Ang mother ko po, mahal na mahal ko po, hindi ko kinakaya, illiterate lang po yung mother ko. Ang alam niya, thumb mark lang. Ang father ko, siyempre patay na. Ang dalawang kapatid na mas nakakatanda sa akin, hindi mo na pwedeng asahan pa. Why? Kasi for the reason na maka-exit sa kahirapan, nag-asawa ng maaga, good news, mas naghirap silang dalawa. So sabi ko that time, ladies and gentlemen, kung yun ang papupuntahan ko, huwag muna. The same mo sa inyo, nangarap din, kaso nga lang, paano? Each and every day, I keep on praying. Lord, pag nabigay mo sa akin ang opportunity, pag eto na-meet ko, hindi ko ito pakakawalan. Pagkatapos, seseryosohin ko. Mga kaibigan, 2009 to be exact, 4 years ago, na-invite ko ako habang nagbebenta ako sa sidewalk. Binibenta ko po trapo, familiar po, bidormat. Ngayon po, may isang taong lumapit sa akin, malaking tao. Takot ko, akala ko human trafficker pa. Kasi malaki siya. So habang nagbebenta ko ako ng trapo, benta ng benta, siya din mismo, nagsasalita, sabi niya, kung gusto mong umaman, gusto mong umasenso, itry mo tong business ko. Sabi ko, paano? Sidewalk vendor lang ako. Sabi niya naman, kung ako nga, dating embalmer, umaman, ikaw din, may karapatan. Sabi ko, how come? Guys, imagine, sino bang di mo sa challenge, sidewalk vendor, pwede daw umaman. Eh, mas mataas yung level ko sa embalmer, tama ba? Pero, to be brutal honesty ho, talagang dudang-duda ko talaga ako. Bakit? Paano ang embalmer yayaman? Para mawala yung duda ko, tinignan ko po sa likod. Ah, embalmer nga. Yun po yung itsura niya talaga. Nakitang-kita ko 4 years ago. Now, fast forward, June of 2009, nag-join ako sa Global, wala akong alam. Lahat, inipit ako, kapamilya ko, hindi maniwala. Sabi niya, sabi ng mga friends ko at saka kapamilya ko, hindi ka yayaman dyan. Sabi ko, hindi. Marami nang yumaman. Sabi niya, sila yun. Ikaw, wala kang karapatan. Pandak ka lang. Wala kang pinag-aralan. Na-challenge ko ako. Sabi ko, 23 years old ako, 2009. Kahit 10 years pa akong yumaman sa Global, okay lang. Bakit? 23 years ako mahirap sa squatter na kaya ko nga. Yung 10 years pa kaya. Guys, ang puhunan ko lang, yung lakas ng loob. Sabi ko, for the Lord is my shepherd, I shall not fear. Mga kaibigan, hindi pumabot ng 10 years, not even 5 years, less than 2 years, I hit my first million po sa Lions and Motion Global. Tuloy-tuloy na ko. Last year, bumili ako ng sarili kong sasakyan, 1.4 million brand new white Ford Everest. Talagang, nakaka-overwhelm. Bakit ho? Maraming mga may sasakyan, pero yung status nila, anak mayaman, may pinag-aralan. Eh kung ako ho, sidewalk vendor, na kaya ko nga. Kung ikaw first-timer ka, silver at gold, gusto mo maging global ambassador, sana maging inspiration mo ako na yung dating sidewalk vendor, busbusin, nasa lansangan, nabigyan, nakalayas yung Motion Global para umangat at umaman. Mga kaibigan, at the age 14 hanggang ngayon, ang dami kong sinacrifice. Yung crash before, hindi ko pa yung pinapatulan. Bakit? Kailangan ko magtrabaho. At the age of 14 hanggang ngayon, wala pa rin po akong girlfriend.
So sabi ko ko, hindi lang po sasakyan, hindi lang po yung Mount Everest, kundi umpisa pa lang po yun. Because this year ho, inipat ako sa bahay ko, which is 3.9 million sa Camellia Communities. Yan po yung pinaka-goal ko this year. Now, ladies and gentlemen, before po ako magtatapos, gusto ko lang po sabihin sa inyo, gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat po na bumubo ng Alliance in Motion Global, yung Board of Directors, Doc Ed Cabantog, kasama po yung kanyang buting may bahay, yung chairwoman po at the same time founder ng Alive Foundation, Sir John Aspirin, and Mr. Francis Miguel, kasama yung mga partner in life niya. Life coach po, Pastor John Guy, lahat ng mga training team. We love you all. Sir Jun Espinosa, Sir Georgian Gonzalez, at syempre po sa taong, grabe ho, talagang inupuan ako, tinuruan ako, hindi lang paano maging magaling na tao, kundi paano maging mabuting distributor sa Lanilimpin. Maraming salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan yung time na gusto ko nang mag-tweet. Maraming pinagdaanan, mga top leaders po, Mr. and Mrs. Flor and Ed Andales, maraming salamat po. Gusto ko rin po pasalamatan, syempre yung pinaka-upline po namin, ang founder po ng Club the Great, upline Jogi Guillermo. Syempre, hindi po ako magiging UE ng In Global kung wala po yung upline ko, yung mentor ko. Yung nag-bid ho sa akin, pinagka-contact ko na loob, Mr. Jun Agarao, upline kung nasaan ka man. Thank you very much po. Na-appreciate ko na po talaga kung bakit ako before pagkausap ko siya habang kumakain sa mesa umiiyak. Now, ano po yung pinakamagandang ending ko? 2009, nung tinitignan ko po yung video ng The Gold Mine of 2009 sa Coneta Astrodome, in-attract ko pa lang, hindi pa ako member, sabi sa akin, mag-join ka muna, nangarap ka lang. 2009, sabi ko, pupunta ako ng Coneta Astrodome. Right here, right now, tumig sa Coneta Astrodome talaga ang napuntahan ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumubuo ng grupo ko, Blessing Yuri's Clan, sa lahat ng mga cross-time. Again po, this is Yuri the Great of Clan the Great, and God bless us all. Thank you very much.